Napakadami nga ang nagaantay sa panibagong endorsement ng ating Asia's Popstar Royalty na si Sarah Geronimo Cudicelli. Usap-usapan na nga ngayon sa social media na ang magkikilala nating pinakabagong endorser ng GrabPH ay walang iba kundi si Sarah Geronimo, na ayon nga sa caption ng GrabPH na Gina-gina siyang magpakilala, tanaw na tanaw na kahit kilo-kilometrong layo pa. Ang mga naging hula nga ng mga netizens ay ang tinutukoy ng GrabPH dito ay si Sarah Geronimo Cudicelli, na malalaman na nga natin ito sa Feb 15. Kung maalala nyo na ang GrabPH ay binatikos ng mga netizens taong 2019 dahil sa paggamit niya sa mga artistang na-link noon sa pangalan ng kapamilya actor na si Gerald Anderson. Nahabag ang mga netizens sa mga artistang babae na tila inilagay pa ang kanilang mga larawan kaugnay sa pangalan ni Gerald Anderson at may caption pa na Walang kailangang maiwan, walang kailangang masaktan. Sa grab car 6-seater, pwedeng magsabay-sabay. Kabilang nga sa 6 na kapamilya celebrities na tinutukoy dito ng GrabPH ay sina Kim Chu, Julia Barreto, Bea Alonzo, Pia Wurtzbach, Maha Salvador at maging si Sarah Geronimo. Madaming netizens nga ang bumatiko sa marketing plan o ang promotional strategy ng GrabPH noon dahil ito nga ay parang naging daan para huskahan, pahiyain, gawing katatawanan at pagpiestahan ng netizens ang mga kababaihan na na-link sa kapamilya actor na si Gerald Anderson. Ilan nga ito sa mga komento noon ng netizens patungkol sa nagawa ng GrabPH noong 2019. We demand you issue a formal apology to each woman's picture you use. Otherwise, we will file the necessary and appropriate complaint against you before the proper government agency. Slap this 0 rating to your social media. At dahil nga dito ay agad namang tinanggal at nanghingi ng apology ang pamunuan ng GrabPH sa publiko. We apologize for running the light. We were in no way encouraging nor condoning disrespect for women and disrespect within relationships. We admire the love and loyalty that fans have for all these wonderful women. Thank you for reminding us what not to be. Kung ito man nga daw ang bagong endorsement ni Sarah Geronimo, kung saan isang pangalan niya sa nadawit noon para lamang sa marketing strategy ng GrabPH, sana nga daw ay hindi na ito ulit mangyari pang muli at nagsilbing aral na rin ito sa pamunuan ng GrabPH. Kayo, anong masasabi niyo sa naging issue na ito ng GrabPH noon na isa si Sarah Geronimo sa naging biktima dahil sa maling paraan ng kanilang promotion o marketing strategy? At kung ano ang inyong komento o salo o binjas, comment down below at babasahin natin yan at pag-uusapan natin para sa ating susunod na video. Thank you for watching and see you on my next one.